That's my favorite photo of you. Tapos ang yung first picture natin, 'di ba? Ay, oo. Yung first na namit. Ha? Galing ka pa somewhere? Oo, yung kasama ko din yung mga team patch. Tapos umabot na, parang pauwi na kami. Oo. Tapos sakto nandun sila ay Oyel. Thank you ulit, Attorney Patch. Hello. Thank you so much kasi I just want to say thank you kasi na-invite kita para sa vlog ko. At saka, I'm sure the band din na madami kasing nag-aantay sa'yo. You know what? Nung last time dapat tayo magkikita, di ba, nung papunta ka ng Japan, naalala mo yun? Oo nga, yun. Bawal na pumasok. Oo, ang story kasi nyan, galing akong Mawa, nag-lunch ako. Tapos ang sabi mo, 12 nandun ka na. Then, nag-angkas ako. Tapos, yun nalang kasi option kasi yung para mabilis. Tapos from Mawa, Terminal 2 ka, di ba? Tapos sabi ko, gusto ko na sanang pabilisan talaga yung angkas. Tapos nasa coastal kami. Pero traffic pa rin. Tapos pagpunta ko, na-meet ko sila Oyel. Sabi ni Oyel, nasa taas ka na daw. Tapos nakita ko sa story mo, may picture ka na about sa naka-flag. Tapos yung pink dress mo na maganda. Tapos yun. Tapos nag-video call kayo ng stylist mo, si Kate Manila. Tama ba? Tapos sabi mo, yeah, punta ka sa taas. Tapos ayan, pa tapos bawal na pala pumasok. Oo. Tapos nagpunta ako sa taas, sabi na, saan ka pumunta? Oh, mayor lang pa ako pupuntahan. Tapos sabi niya, oh, bawal, bawal pa. Okay lang, at least, hindi makita na naabutan, at least, di ba? Oo nga, Next time. Pwede pumasok, eh. Pwede dapat pumasok. Okay lang yun. Kasi, sakto nga mabuti nag-video call ka kasi dapat magpapalit ka na ata nun, di ba? Tapos sakto, nakita mo ako tapos nasa may VIP kami. Tapos, mabuti sila o yun nandun. Tapos yun. Pero okay lang. Yeah, so madali happy. Ako na nila sir eh. Nila sir hindi. Oo eh. Pero okay lang. Nandun din yung mom mo, di ba? So, I'm so super happy. So, parang parang pinaka-big birthday gift to sa akin na nag-guest kita. 20, di ba? Oo. I'm super happy kasi na nag-guest kita. Actually, yung last weekend, yung guest ko naman si Miss Universe Camarines Sur. Oo. Wala lang, may message. Si Kia Moreno. Kumusta daw? Ha? Kumusta mga ganap nila? Okay, mga busy na daw sila ngayon eh. Kasi may sila sa Miss Universe Philippines. Tuloy so, na ng October. Oo nga, 25 di ba kaka-announce lang. Start na tayo. So, greetings para sa subscribers and followers and viewers. I call them pageant angels. Nax, di ba? Pageant angels. So, say hi to them. Attorney Patch magtanong. Hi, pageant angels! Uh-huh. Thank you so much for watching this video. If you guys are new, please subscribe. Please like and share and comment down below. And watch out for Raffy's future videos. Hello sa mga Patchtastics na nanonood. Thank you so much for watching. Salamat sa suporta. And I hope you can support me also in my future endeavors. Maraming salamat. Without you guys, I won't be here. Thank you. So yun, Attorney Patch, how are you? Kumusta na pala yung mata mo? Diba? You have LASIK. Oh, updated, diba? Of course. Okay naman. Sobrang hirap kasi nung during the pageant, di mo lang alam, grabe. Call time namin. Contact lens ba? Sobra, 6 a.m. ang call time namin. So, 6 a.m. pa, may contact lens. Tapos, uwi kami 10 o'clock. Ang hapdi na talaga ng mata ko. Sobrang hapdi. Tapos, sa bus, tatanggalin ko para makapikit muna ako. Tapos, pagbaba, syempre, may nag-aabang. Balik ulit. Sobrang hassle niya. So, yun ngayon, mas okay na. Nakatulong okay talaga na. Sa'yo, no? Nakatulong really talaga. Ready na lumaban ulit. Char. Alam mo, yan isang wish ko talaga yan sa birthday ko. Char, di ba? Ito na yung question. Sino nga ba si Patch Magtano, Attorney Patch Magtano? Ang lalim agad. Ang first question pa lang ang lalim. Well, I'm a beauty queen and I'm a lawyer. But before that, simpleng tao lang ako. Studyante lang ako. Nag-aaral. Super family-oriented ako. Super close ako sa mga magulang ko and sa family ko. Tapos, simple lang din yung mga interests ko. Mahilig ako magbasa. Mahilig ako manood ng
shows, ng anime. And hindi pa rin nagbago naman yung mga ganun. Ginagawa ko pa rin yun hanggang ngayon. Same pa rin, di ba? Oo nga. Yun yung nagustuhan ko kasi sa'yo. Very humble ka talaga, down to earth. At saka, always kang tumitingin from the start yung kung sino tumulong sa'yo. Yung ganun. Kaya, super happy ako. At hindi naman din ako nagsisi na sinuportahan kita. Talagang, di ba? Alam mo yun. 25 questions. Ayun mo yun. Major questions, kumbaga. Sa may start, major, tapos may major. Kaya Venus. Venus. First question. What made you decide to join Pageant? And who inspired you the most joining Binibining Pilipinas last year? Why did I join? Way back. Some of you may know this already, but I was first a model before a beauty queen. And I was fortunate enough to be a model in Mercator Models, which is Mama J's agency. So Mama J talaga was the person who paved the way along with Tita Nad and Mama Ru, of course, and the rest of Aces and Queens. I really just wanted to be a model. Gusto ko lang maging model. Gusto ko lang mag-appear sa fashion shows, mga ganun. But they had bigger plans for me na kahit sa sarili ko, hindi ko naisip nung time na yon. And nung una, parang pag sinasabi nila sa akin yon, inisip ko lang, uwe, talaga. Sige, sige na nga. Sabihin, oo na lang ako. Pero they had to push me, they had to convince me, they had to beg me pa nga. Parang nakakaya naman ako pa yung kailangan nilang i-convince, diba, na sumali imbis na ako yung kahabol sa kanila. So, talagang malaki yung utang na loob ko sa Aces and Queens. Kung hindi sila naniwala sa akin, hindi ko siya ipapursue. Sobrang laking, sobrang influential talaga nila sa buhay ko. Sila yung nag-set ng track for me na papunta dun sa pageantry. Pero at hanggang ngayon, may connection ka pa rin sa kanila. Tama ba, Attorney Patch? Yeah, syempre. Mm-hmm. Syempre naman. Nagkakamustahan kami. And then, kung may projects after Binibining Pilipinas, ganun, sa kanila, sila rin yung kasama ko. So, yun. Next question. Tell me more about your advocacy, the life imprisonment. Same pa rin ngayon, di ba? Yung advocacy mo. Yeah, tumutulong pa rin ako sa kanila till now. Lalo na kailangan ng prisoners, ng mga supplies, mga ayuda during COVID. Recently, nag-webinar kami with them and patuloy-tuloy pa rin yung online namin na paralegal trainings for prisoners. Pero basically, nag-start ako sa advocacy na yun kasi meron akong org ng law school, prison service org. So, pumupunta kami sa jails, tapos kausap namin sila, and since meron din akong background sa law, together with meron akong experience visiting jails, parang nagkaroon ako ng, parang namulat yung mga mata ko na human rights is for everyone. Kasi kitang-kita ko pag nagbabasa ako ng batas, mga kaso, minsan hindi talaga fair. Parang hindi talaga siya just. Mm-mm. Tapos, isabay mo yung knowledge na yon sa first-hand na pagkakausap mo sa mga ganitong tao, parang talagang feeling ko kung lahat ng tao maka-visit ng jail at least once and makausap ng mga taong to, ma-open din yung mga mata nila. Mm-hmm. O mauunawaan din nila. Hindi nila, they won't be so quick to judge na, nagkasala to. Bakit pag ibang tao nagkasala, ang harsh natin, pero pag tayo, hindi, ginawa ko to kasi gutom ako, ginawa ko to kasi galit ako. So, it's just an exercise of empathy and understanding to people who are not like us, but also deserve human rights. Dahil humans naman sila. Tama. So, yun. Tama. Tapos, you know what, meron din kasing mga nasa jail, tapos hindi pa tukoy kung sila talaga yung may sala. Parang ganun, di ba? Exactly, sakto. So, for HLAF, Humanitarian Legal Assistance Foundation, yung NGO na tinutulungan ko, mostly sa city jail sila. And I see. Ang ibig sabihin nun, sa city jails kasi, hindi pa convicted yung mga inmates. Hindi pa sila convicted. Ongoing pa yung kaso nila. And madalas na madalas, nadedelay yung mga kaso nila dahil wala silang abogado, wala silang pera, wala silang pang-pail. And kunwari, theft. Nagnakaw sila ng
2,000 pesos kasi pambili ng gamot, ganyan, ganyan. Yung iba, 10 years na silang nakakulong. Nakakulong. And sobrang tagal nun, sobrang unfair nun, sobrang... Mas maliit lang yung... Oo, way past na rin sila ng maximum nila na penalty kung makundik sila. Pero dahil, you know, mabagal yung justice system and wala rin silang proper help, patagal ng patagal. So, tama yung sinabi mo, yun, dun pa lang sobrang dun pa lang, no? Tama. Oo. Yun din naisip ko, eh. So, yun. Pero, kung sakali, ask ko lang, nung time na nagkaroon ka ng advocacy, that was before Binibining Pilipinas pa, right? Or, nagbinibining Pilipinas ka or nagkaroon ka na ng advocacy? Bago law school pa lang. Law school pa lang. Yun. Tama. Second year law school ko. So, nag-join ako ng org na yun. Second year law school. That was 2015? Ah, okay. No. Tapos, pagka-graduate ko, after ko mag-take ng bar, parang sabi ko, ayoko pa magtrabaho. Ayoko pa yung... Yung classmates ko kasi nag-apply na sa law school, ay sa mga law firm. Pero ayoko pa magtrabaho. So, naisip ko, tulong na lang ako sa NGO. And tutuloy ko yung ginawa ko ng law school, which is prison service. So, doon ako na... Doon nag-start. Doon na yung ginawa ko. Habang, syempre, maghihintay ka ng bar results, diba? December, January, February, March, April, May, lumabas. So, 5 months yon. So, naisip ko, anong gagawin ko ng 5 months? So, tumulong na lang ako doon sa NGO. Din nag-start. Tama. So, yun. Next question natin is, what is your favorite part of being a lawyer since lawyer ka na? Ang galing, no? Oo nga eh. So, hindi pa talaga ako nagpa-practice ng law, sadly, kasi, hindi man sadly, kasi enjoy naman, syempre, may rent ako. Under our contract, hindi pa kami pwede mag- Oo. Focus talaga, no? Responsibility. True. Syempre, tama. Siyempre, hinintay ko yung graduate ako bago mag-join ng pageant case. Agent, oo. Hintayin ko naman ngayon mag-practice ng law habang may rent ako. Pero yung thing about it, nag-handle na ako ng cases before. Okay. Mga pro bono, yung for mahihirap and indigent. Ang masayang thing about being a lawyer, kasi first and foremost, lawyers are problem solvers. To simplify it, you solve problems of your clients. True. So fulfilling na nagawin mo. Is satisfaction. Oh, natulungan mo sila. May human factor yun eh. Parang on paper ang batas, parang black and white, sobrang harsh. Pero may kwento yun eh. May kwento yung batas. May tao kang natulungan. So, minsan lang, pili ka ng kliyente mo kung sino tutulong. Oo, dapat oo. Tama. So, yun. Next question natin is, what are some assumptions people usually make about you? Siyempre, lawyer ka. Tapos, di ba, dati nag-aaral ka ng law. Di ba, may mga assumptions ng ibang tao about sa'yo. So, I guess, maraming nagsasabi sa akin, kala nila masungit daw ako. I think mukha akong masungit. Agree naman ako doon. Lalo na yung parang resting bitch face. Pero pag nakausap nila ako, maraming nagsasabi sa akin na hindi. Super far from what they thought. Mm-mm. Their image of me, their perception of me nung una. Pag nakausap ako, ibang iba daw. And nung Binibining Pilipinas kasi, medyo stiff ako to my... my Binibini batchmates. Parang, I don't know, nahiya ako eh. Tapos natatakot ako eh. So parang hindi ako, medyo magulo kasi akong tao. And alam nyo naman ata, alam nila, Oyel, pero in the competition, parang hindi ko mapakita yung totoo kong pagkatao. Kasi laging lahat nanunood. So parang feeling ko dapat prim and proper ako. Pero hindi naman talaga ako prim and proper. Iba talaga sa... Ang nakakita lang talaga nung totoong pagkatao ko, si Gazini, si Ray, si Emma, si Larry, si Sam. Kasi doon na lang ako nag-loosen up eh. Tapos parang gulat na gulat sila na parang, Patch, ganyan ka pala. Next question tayo. What do you think is the biggest misconceptions about beauty pageant nowadays?
sa tingin ito mo? Ito na, Q&A. Oo nga, no? Ibang level. Biggest misconception about pageants. Mm-hmm. I think that it's easy. Parang people don't really know how hard it is to join a pageant. Totoo. Unless you're involved. Unless you know one of the girls. Kasi kung mambash yung mga tao, kala mo... Pressure. Oo. Oh, no. Tsaka parang ang sobrang harsh ng mga tao sa girls. Feeling ko naman, Patch, ano, wala sigurong beauty queens na hindi binash. Kahit wala kang gawing may sasabihin sa yung mga tao. Totoo yun. Totoo yun. Totoo yun. Siguro kung hindi ka binash dahil safe, masyado kong safe, or hindi ka masyadong kilala. Oh, so, yun. Pasalamat ka na binabash ka. Kasi, exposed ka. Yeah, diba? Exposed ka. So, yun. Mahirap talaga yung beauty pageants and yung trainings. Yung mga trainings nyo, di ba? Trainings pa lang, tapos yung gastos, tapos yung effort mo, lalapitan mo yung mga stylists, yung mga designers, mga makikinisap ka, yung mga sponsors, yung mga photographers, tapos may activities pa kayo, tapos after yung activities, mag-training ka, tapos pag-uwi mo sa bahay, check in social media, ibabash ka. Ibabash lang, oy. Kaya parang wake-up call na to para sa lahat, di ba? Na mahirap talaga, hindi basta-basta talaga ang pagiging beauty queen. Diba? Oo nga, be kind. Kaya be kind naman to the girls kasi ang hirap talaga. So, next question tayo, Attorney Patch. What is your opinion and critique seeing that beauty pageants are outdated? Sobrang disagree ako dyan. I don't think pageants are outdated at all. Kasi kung makikita nyo, pageants are always evolving. They're getting more progressive, more and more progressive. Because mga ano, advocacy, di ba? Hindi na siya parang tungkol sa katawan lang. Yung before, nung 80s or 90s, yung may score pa 9.88. Oo, tama. Hindi na ganun lang. Nagsasalita na yung mga girls. And then now, we see Miss Earth Philippines super innovating na online na tayo. Oh. So, how can you call pageants outdated? We're always trying to be relevant. We're always trying to blend with the times. And, yeah, siguro yung mga taong nagsasabi nun, hindi talaga pageant fan. Tama. True. So, yun. Next question is, what do you think is your greatest strength as a female? Greatest strength as a female? Hirap, ang hirap niya na. Yeah, talaga? Oo, trivia lang. Ang pinakamahirap na question for me sagutin is, what is the essence of a woman? Parang same lang naman sila, no? Yun nga, yun yung pinakamahirap sa training, sa trainings. Pag yun na yung tanong, ang hirap. Kasi, madami. If you answer that, it's like saying na iba yung women sa men. Mm-mm. Alam mo yon, if I say this is the essence of a woman, ibig sabihin ba hindi kaya yon ng men? Tama. Pag sinabi mo yon, tapos pag sinabi mo yon, ibig sabihin ba pag wala kang ganun, hindi ka woman? So parang ganun yung tanong mo, what is your strength? Oo. Maano siya, parang hindi fair, 'di ba? Parang ganyan. Oo. So we're trying to be more gender inclusive, gender equal. Equal, kumbaga. So sagutin na lang natin, what is your greatest strength? Period. Whether I'm a man or a woman. Siguro I'm adaptable. I'm what I mean by that is whatever situation I'm in, I like to analyze what to do, how I'm supposed to be, what I'm gonna do, and I do it. Parang, kunwari, anywhere you put me, parang, I can manage. Yeah, true. Alam mo yun? So, ako, studyante lang ako, and then you put me in pageantry. Siyempre, magkakamali ako a bit, pero talagang, I think, I'm flexible enough na I'm gonna learn my way to succeeding in that field. At nandun yung willingness mo na matuto talaga, di ba? At mag-grow. Yeah. True. So, next question. During your pageant trainings, which part do you spend the most time preparing for?
Anong nahirapan ka? Walk? Q&A? Ay, hindi naman Q&A. Q&A mahirap din ah. So, anong pinaka-ano sa'yo? Body? Ako, walk talaga ako. Walk, okay. Kasi pero si Ian, no? Magaling. Magaling si Ian. I love Ian. Hindi ganun yung... Oo. Tsaka si Mama J, of course. Oo, Mama J. Walk talaga kasi I am not a performer. I don't think I've ever performed on stage. Ever. So, yung confidence ng ibang girls na talagang rampa kong rampa, pack, power, stage presence. Sila, kaya nila yun. Pero ako, never, wala pa akong experience ever na pagtayo ko sa stage, mag-aura. So, kailangan, before, hindi lang yung pag-walk yung kailangan ituro. Hindi lang yung technical na hip swaying, arms, ganun. Pero pati yung aura mo eh. Kasi kahit alam sabay mo yung... Sabay yun. Kahit alam mo yung movement, kung yung itsura mo parang nahihiya or parang hindi ka comfortable on stage, wala rin eh. Tingnan mo, kahit pangit yung walk mo, pero ang ganda ng aura mo, ang sexy mo, ang landi mo, maganda pa rin yung walk mo. Oh, maganda pa. Oo, oh, tama. Mas importante yung stage presence na yun. Oh, stage presence. Talaga, doon talaga ako nagkulang. Doon talaga yung pinaka kailangan ko i-train. Eh. I-train. Nabigla ka ba? Kasi from student, tapos biglang, di ba, nag, ano, sa beauty pageant, nabigla ba? Mayroon bang gano'ng factor? Sobra. No? Ang culture namin sa law school even, bawal ka mag-stand out. For me, yeah. Like, bawal ka mag-stand out kasi sa law school, yung professor mo parang Diyos yan. Kasi sa korte, yung judge. Hirap. Okay. Sobrang respectable nung judge. Tapos ikaw, lawyer ka lang ganun. So, pag... So, sa school, hindi ka pwedeng maingay, hindi ka pwedeng bong, diva-diva, hindi ka pwedeng pagpasok mo ng kwarto, ikaw yung titignan. Hindi pwede. Kasi pagpasok mo, yung prof andun. So, pagpasok mo, yuko ka, punta ka ng upuan mo. So, from that transition na parang dapat respect, dapat nare-respeto mo yung prof mo, so quiet ka lang. Tapos, mag-isa lang ako mag-aral, hindi naman ako nagpre-perform. Biglang, opposite. Kailangan, pagpasok mo ng kwarto, ikaw titignan. Okay. Dapat sobrang confident mo. So, yun yung, talagang opposite talaga. Kaya, matagal yung adjustment. Adjustment. Kahit during pageant season, inaaral ko pa rin yun. Kaya, if you see, parang nung simula ng binibining Pilipinas, medyo nangangata pa ako, nahihiya pa ako. Mm-hmm. Kasi, inaaral ko pa talaga. Yung press con din, di ba? Oo! Oh! Pero kaya naman. That's an example. Alam mo yun. Ano ba story? Sige. Ang story nun, nag-training kami ni Ian. Okay. Kaya ko. Maganda. Pero pagdating on stage, first time ko yun on stage ever, kinabahan ako. Okay. Nanginginig yung legs ko. As in, hindi ako, feeling ko ihimatayin ako habang naglalakad ako. So, yun, hindi ako nakapag-perform. Dahil sa kaba, dahil sa nerves. So, yun talaga yung kailangan kong i-training. And, medyo, I was hard on myself at first. Parang, sabi ko, wala akong ginawang tama, ang hirap-hirap nito, hindi ko kaya. Pero, iniisip ko rin na, forgive yourself naman. Kasi, first time mo, don't expect na magaling ka talaga. Galing ka na okay talaga. Okay na yan, pabayaan mong i-bash ka. Sige, tama naman sila. Pero gamitin mo yun para mag-training. Ngayon, alam mo na, kailangan mo. Wait lang, right after ba na nakatanggap ka ng bashing? Hindi man ba? Hindi ko alam. Pero like, criticism. Ang criticism, parang walang stage presence. Ah, I see. Ayun, nabasa ko. Nagbabasa ka pa naman before, di ba? Nagbabasa ako. Oo, pero yun, kasi yun. Importante din for me magbasa kasi aware. May point. Oo, may point. Just don't let it destroy your dampen your spirit. Pero sometimes kung alam mo naman talaga na hindi totoo, ba't ka pa maapektuhan, 'di ba? May mga ano. Oo, totoo. Yung mga hindi totoo, hindi talaga ako hindi, na. Hindi. Parang natatawa na lang ako kasi. Kaya first time mo pala 'yon. Kasi nung nakita kita online, that was na nag-apply ka. Screening. Yung naka-orange ka na
Cocktail drink. Uy, ang ganda nun. Kasi, hello, Sir Pablo Mendez. Thank you, Tita Recoy. Friend ko siya. Oo nga, no. Ang ganda nun. Tapos, ang sabi pa ni Oyel sa vlog niya, hindi, ayaw mo daw yung suotin. Kasi dalawang pinagpipilian, di ba? In first time mo lang kasi yun, di ba? First time mo. Yeah. Sabi ko sa iyo, sobrang wala talaga akong alam sa pageantry. And yung ugali ko, parang mas simple. Simple lang. Ayoko mag-stand out. Medyo humble, medyo demure. Pero I quickly learned na hindi pala ganun. That's not the way to iba talaga. Win pageantry. Buti mayroong mga taong ganyan na nag-guide sa akin. Oo nga eh. Sila Oyel, sila Oyel. Ian. Dito tapos nang nakita ko sila sa video, sabi ko, bakit ganun ang kasama ni Patch magtanong? Parang mga bata. Yun pala sila, Oyel pala yun. Sabi ko, san sino? Sa, kasi diba nakita kita, sabi ko, ito yung susuportahan ko. Ito na, nakita ko na siya. Kasi bago ka, diba, new face ka. Then sabi ko, in-interview siya sa Factor ba yun? Basta na doon sila Ian, ang pagkakala. Pero sabi ko, bakit mga bata? Di ba mukhang bata sila Oyel? Sila Ian, sabi ko, wait lang. Sila ba yung handler or ano? Sino bang lalapitan ko? Beauty queen that inspire you the most. Sino para sa'yo? Oh, ang hirap niyan kasi marami ako. There's a lot. Yeah, lahat. Lahat ng beauty queens parang may mapupulot ka na best quality nila. Pero, nung nagsistart ako ng natuto about pageantry, si Shamsie Supsup. Yung oh my God, oh, ang ganda niya, no? Oo, doon ako nag-start sa Aces and Queens nung 2011, nung nag-compete si Shamsie. And I was really inspired by her kasi I saw myself in her. Si Shamsie, taga-UP, Morena, Pilipina, tapos parang siyang more of an intellectual than a pageant girl. Tapos nag-transition lang siya and nagawa niya and sobrang galing niya, sobrang ganda niya. O, same lang din siya sa'yo, no? Naano talaga siya yung transition niya. O nga. So, talaga, idol ko talaga siya. Siya talaga yung unang nag-inspire. Well, lahat talaga. Siyempre, simula kay Venus kasi siya yung unang-una. And then, Pia. Miss Universe, grabe, ibang-iba talaga. Pia is Pia, di ba? Pia is Pia. So, yun yung mga idol ko. So, yun. Next question natin is, during this pandemic, what lesson have you learned from the pandemic? Lesson. Natuto ako magluto. yun? lagi. nga eh. Yung tinatanong ko na beauty queen, yan lagi yung sagot nila. Magluto talaga. Oh, kasi alam mo yung parang bagot, tama ba? Bagot na bagot. Bagot ka sa bahay, oo. Sa bahay, and parang sobrang nagigilty ka na wala kang ginagawa, hindi ka umaalis. So, gusto mo maging productive. So, lahat na gagawin mo, mag-aayos ng kwarto, magluluto, maglilinis. So, kung ano-ano na nagawa ko. Mga household, ano. Tama. So, yun. Next question natin is, one of three women will experience violence in her lifetime. What can be done to get that number down? Oh, di ba? Actually, ano to ha? Kinuha ko to sa Miss Universe 2014. Miss Netherlands. Oo. What can be done to lower violence against women? Yes. We have to start with eradicating misogyny na ingrained na into our culture and sa system natin. Kasi violence against women, nangyayari to when men feel like they're the superior gender. Mm-hmm. I-disrespect mo yung women, kapag feeling mo superior ka at may karapatan kang gawin nun. So, ang root nun, ang pinaka-root nun, ay yung thinking na yun, which is misogyny and discrimination and toxic masculinity, yung mga ganun. So, we have to pinpoint that. And until may ganun tayo sa society natin, sa mga kalalakihan natin, at di lang sa kalalakihan, pero pati sa mga babae. Kasi babae yung mga din. Babae na iniisip din yun na mas mababa sila Totoo. Sa male counterparts nila. So, talagang ano na siya, institutionalized na siya sa ating lahat. And so we have to unlearn our prejudices
our backward thinkings, and we have to relearn na we're all equal. Yeah. And walang may karapatan na saktan yung ibang tao dahil at maka-experience ng violence, tama. Exactly, exactly. So, yun, that's what we have to do. Unlearn and then relearn. Tapos, moving forward in the future, that's what we have to teach the future generation, our children. And sana, in the coming generations, pa paganda ng paganda yung society natin and mawala na talaga to. True. I love your answer. Equal. Quality. Next question. What is the greatest contribution of your country, which is the Philippines, to entire world? Wow. Hmm. Pinagsasanay na talaga kay sa patch. Pinagsasanay na kita lalaman. Iniyo ko, inform na Q&A training pala to, ah. Ang sagot dyan, share ko lang. Ang sagot dyan na advice sa amin. Well, one of the examples na sobrang gusto ko, and ayokong isagot ngayon kasi baka masyado ng gas-gas. Pero tuwa-tuwa ako sa sagot na to. Yung people power. Okay. Alam mo yun, may sumagot na ba na beauty queen? Wala pa. Hindi pa, wala talaga. Yeah, that's one of the contributions of our country is the peaceful protest or a peaceful revolution. Kasi we were able to overthrow a dictator by peaceful means, by democracy. It's democracy in action. Yeah. That's the people speaking. Mm. Speaking directly from them na we don't want this leader. Sobrang ganda. And I think yung buong world nayanig nun eh nung nangyari yun. Kasi true. People power. I love that answer. Yeah, it's the first time, if I'm not mistaken, na the world has seen it. And diba, minsan kailangan ng violence, kailangan ng murder. And just see people na to come together and to just display their will in a peaceful way. Love it. Kasi yung ibang beauty queen, yung answer nila, yung mga workers sa ibang bansa, parang yun daw yung OFW. So I love your answer. That's new. So next is, how do you balance your work as a lawyer with your binibining Pilipinas duties? Meron pa ba kayong activities? I think wala na, di ba? Wala na. Pero hindi pa rin ako pwede tumanggap ng work eh, as a lawyer. Wait lang. Attorney Patch, hanggang kailan, if you don't mind kung mag-asa ko, hanggang kailan yung contract? December 2020. Kaya. Nakalagay, December 2020 or 6 months after the next pageant, whichever is later. Ah, okay. So, 6 months after the next pageant. Pero hindi namin sure kung paano nila i-construe yun. What is the biggest lesson you've learned after competing Miss International? Miss International to, ah. Attorney Patch. Ano yan? Yun, nag-enter na tayo ng Miss International pageant. So, madami akong... Okay. Kinakabahan ako dyan sa mga tanong mo, ha? Pero my lesson nung Miss International, tuwang-tuwa ako kasi parang nag-widen yung world ko. Kasi nakakilala ko ng different girls from different countries. Yun. Yun naman talaga. Grabe! Parang ang kitid ng mundo ko before. Parang Philippines. And then alam ko yung mga countries na nagbabakasyon ako sa US, ganun, babakasyon ako sa Japan. Pero nakausap ko kunwari yung girls from Finland or South Sudan. Tapos kukwento nila sa akin, si Finland kunwento niya sa akin, meron daw silang sauna sa mga bahay nila. Like sobrang normal daw na per bahay may sauna. Kasi malamig doon. So parang, tuwa ako. Tapos yung sa South Sudan, parang kunwento niya sa akin, ganito yung itsura ng bahay nila, ganito yung itsura ng kalye nila. Pinakita niya yung picture ng, not subdivision, pero like yung neighborhood niya. And grabe, talagang, kung hindi ako nagpunta sa Miss International, wala akong alam tungkol sa South Sudan. Hindi mo ma-experience, tama. Hindi ko ma-experience, hindi ko may isip man lang na may mga ganong cultures, may mga ganong tao na namumuhay ng ganon. And
I know, like, sobrang special na experience na yun. Kasi when is anyone gonna get the chance to spend 3 weeks? 3 weeks, oo. Bilang ko yun. Nag-update kasi ako everyday sa'yo eh. Like, when are you ever gonna get the chance to spend 3 weeks? Grabe talaga. So, it's a cultural experience more than anything. Kakaiba. Tsaka unforgettable talaga siya para sa'yo, no? Question, what is one thing your mom told you that you will always remember, Attorney Patch? I know your mom is very supportive. Nandun nga sila ng family, diba? Your mom and your dad. Your brother, two brothers, no? Oo. Supportive. Saya. Yung mom ko, ang galing niya magbigay ng advice. Pag may problema ako, nagulong-gulo ko, tatanong ko lang siya. Tapos sobrang, ang galing mo. Ang galing niya mag-advice. Favorite ko sinabi niya sa akin. Sabi niya, ang piliin mong asawa o boyfriend, yung mas mahal ka kaysa mahal mo siya. Hindi pwedeng mas mahal mo yung asawa mo. Pumili ka, dapat mas mahal ka. Oh, nasunod nga ba, Attorney Patch? Oh my God. Kinikilig ako. Nakakatuwa, no? Comment down below. Tama ba? Tama ba yung advice niyo? Oo. Comment down below, guys. Pageant Angels, kung tama. Feeling ko na, I'm sure ako din, mag-agree din naman. Totoo yun. Question tayo. What is the scariest thing that you've done? Binibining Pilipinas 2019. Seryoso? Mm-hmm. Try mo kaya. Sobrang scary. Ibang-iba talaga yung... Ibang-iba. Tatayo ka doon, tapos bubunot ng judge, tapos tatanong ka ng question, tapos una mo mauisip. Nakaya mo naman. Diba? Pero grabe, iba talaga, grabe. Iba talaga. Law school ako, araw-araw akong tumatayo at nagre-recite the stereo teacher. Walang-wala yon sa pagtayo mo sa Araneta. Naririnig mo yung mga tao, Attorney Patch, habang nagsasalita ka? Hindi. Oo. Naririnig mo talaga. Mabuti hindi ka na-distract. No. Wala, parang nung time na yun, medyo ano na eh, parang narinig mo lang. Focus. Tapos yung tanong sa'yo is, yung una talagang nasa mind mo, Angelina Jolie talaga. Ang unang nasa mind ko, siya talaga. Actually, hindi. Hindi. ang sasabihin ko like political figure na babae dapat or okay. Justice of the Supreme Court na babae, mga ganun. Si related din sa ano mo, okay. Oo, yun yung parang naisip ko, parang influential siguro. Pero, ang narinig ko talaga sa utak ko, sabi ni Tito Nad, be sincere, sabihin mo talaga yung nasa puso mo. Oh. So, nasa puso ko nun, kakabasa ko lang ng article niya, kasi parang, tapos naisip ko, galing niya, parang nag-start siya sa Hollywood, which is like a shallow profession, pero nagawa niyang sobrang meaningful nung fame niya. Nagsimula siya parang bad girl, diba? Parang problem siya, Angelina Jolie, ang dami niyang controversy. Pero nagawa niya yung platform niya for good, and ginamit niya yung voice niya, and nagtinu siya. Sobrang amazing ako sa kanya. So, yung moment na yun, parang naisip ko, ayoko na magsabi ng masyadong malalim. Ayoko masyadong magsabi ng law. Ayoko magsabi ng politician. Parang ang fake ko naman. Parang naging authentic parang, ka lang. Oo, hindi makaka-relate yung mga tao pag sinabi ko yun. Pero sobrang wala, natuwa talaga. Nagulat din ako sa sarili ko kasi hindi ko yun pinapin. Diretso talaga, no? Oo, parang pag sabi ko, Angelina Jolie, parang naisip ko, oh my God, di ko na pwede bawian. Sige, tuloy. Walang bawian. Wala nang bawian. No, pero yung answer mo naman is one of the best. I agree. Diba? Doon kasi sa akin. Advice ko yon for Q&A, be authentic talaga. Totoo. Kasi kung nagfe-fake ka, kung pre-practice mo, kung minemorize mo, ang dali magkamali eh. Kasi magkakamali ka pag ganun. Magkakamali ka talaga. Kasi
hindi sincere. Parang pag nakalimutan mo yung next word, patay ka na. Kasi hindi galing sa puso mo. Totoo. Pero kung ang kwento mo, yung kwento mo, real, yung sarili mong idea, yung sarili mong opinion, parang ganito, nag-uusap lang tayo. Parang kausap mo lang sila eh. Kung talaga ang opinion mo yun, kausapin mo lang yung judge. Sagutin mo lang yung tanong niya. Yung connection talaga, mangingin ba tao. You will never go wrong if you speak from your heart. Oh, di ba, Tara? I love it. Tama. So, yun. Next question na tayo. What is something that you most proud of? Me? Something I'm most proud of? Siyempre, I'm proud of graduating and passing the bar. Pero, I think more than that, mas unconventional answer. Sobrang proud ako sa sarili ko na sumali ako ng Binibining Pilipinas. Kasi kung nakilala mo ko before, I think 7 years, simula nung na-discover ako ni Mama J. Mama J. 7 years, 8 years ata, bago ako sumali. And kung kilala mo ko nung 7 to 8 years, ang sagot ko, ayoko, ayoko. Bakit? Nagko-commercial model ka din before, di ba? Oo, unti lang, unti. Pero ang sagot ko, ayoko talaga mag-pageant. Bakit? Ang reason ko, kasi takot ako. Takot ka. Parang nahihiya ako. Ayoko mag-try kasi hindi ko sigurado. So, sobrang proud ako na despite that fear and uncertainty and insecurity sa sarili ko, ginawa ko pa rin. Kasi the biggest hurdle you're gonna face in pageantry is your own self. Wow, if you don't believe in yourself, hindi mo magagawa lahat ng yun. Hindi mo malalabas yung full potential mo. Hindi ka makakapag-perform. Hindi mo maamo yung mga tao na nanonood sa'yo. Kung ikaw sa sarili mo, hindi ka naniniwala. So, yun yung una kong kailangan gawin na i-overcome yung fear of joining and performing. Tama. Parang you're out of your comfort zone, di ba? Sobra. Galing. At least, ano, ngayon, madami ka na natutunan at naging strong ka pa. So, next question tayo. I think connected din to. How do you deal with uncertainty in your life? Uncertainty, well, first of all, I pray. Kasi kung di ka sure, God will always lead you to the right Catholic path. Girl. You have to be Christian. Christian. So, God will always lead you to the right path. And ang kailangan mong lang gawin ay i-prepare yung sarili mo for that. So, yun yung second answer ko. When there's uncertainty in my life, I prepare. I prepare for everything. Kasi, bakit scary yung uncertain future? Kasi, hindi mo alam yung mangyayari. And takot ka kung anong mangyayari. But if you prepare for the circumstances, kahit ano man yan, you're not it will seem less scary, diba? Diba? So, pag pumasok ka ng school, di ka nakapag-aral, syempre, takot na takot ka. Pero pag nag-aral ka, oo, takot ka. Pero may bala ka. May laban ka. May laban ka. Yeah. Tama. So, pag may uncertainty, prepare ko yung sarili ko, gagawin ko kung ano yung pwede kong gawin kasi I can't do much, pero at least I can control what I can control. And yun, it'll parang temper the fear a little bit. Parang pag-aaral din ng law, di ba? Oh. Kahit mahirap talaga yung pag-aaral ng law noon. At saka ang pagkakalam ko, babad ka sa library. Oo. Oh. Di ba? Hindi ako makapag-aaral sa bahay. Pag mag-aaral ako sa bahay, maya-maya nakahiga na ako, tulog na ako. Kaya sa library talaga ako nag-aaral. So, next question tayo, how do you handle pressure? Lalo na ng mga binibining Pilipinas Times, yung lumaban ka. Paano mo siya? Pressure can be a positive thing kasi if you don't let it bring you down, if you don't let it destroy your concentration and your focus, it can be a good thing kasi it'll push you in a direction for growth. So, nung napre-pressure ako nung Binibining Pilipinas, iniisip ko, how can I improve? Kunwari, pag may nag-bash sa akin at merong meaning naman, titignan ko, teka, ano bang mali ko? So, araling ko. Madalas tinuyo mo sila, Oyel, sila Ian, after ng isang performance, papanuorin ko yun paulit-ulit kahit nagka-cringe na ako kasi ang pangit ng lakad ko. Pinipilit ko yung sahili ko panuorin tapos tinitingnan ko, mali ako dito sa part na to kasi nag-hesitate ako mag-turn. Mali ako sa part na to
kasi hindi straight yung legs ko. Ganon. Kasi maliliit yung steps ko. Paulit-ulit ko siya pinapanood. Tapos natanong, kukulitin ko sila, Ian, anong mali? Ian, anong mali? Tapos naiinis na siya sa akin, wala nga, bakla! Ah, maganda! O, kasi, yun nga, like, pressure is scary, pero if you use that constructively in a good way, it's gonna make you improve. And then, true. If you ignore it, wala, masisira ka lang. I agree. Tama. So, yun. Next question tayo, Attorney Patch. How do you overcome defeat? Defeat? Similar to what I said kanina, defeat, failure. Failure is just an opportunity to learn. Yeah. So, kung natalo ka, yung ugali ko kasi, hindi ako nagdudwell. Natalo ako kasi, okay, either it's outside of my control, if it's outside of my control, okay lang, or it was within my control, sabihin, nagkulang ako. Okay. So, kung fail ako, at nagkulang ako, ang mali ko, yung nagkulang ako. Alright. So, yun, doon ako magfo-focus. Okay, ang mali ko. Next time, anong gagawin ko para hindi na ako magkamali? Anong pwede kong ayusin? Ayusin for this. And yun, that's how I deal with defeat. Sa other side naman, if it's not in my control, kung nagawa ko lahat ng gusto kong gawin and natalo pa rin ako, okay lang. Okay lang. At least, ginawa mo yung best mo. Tama. Yeah. So next question is, what is your definition of winner? Winner. Related din dun sa kanina. For me, if you do everything, if you meet your expectations, kung hindi ka nagkulang, if you prepare, if you had fun, if you have no regrets, you're a winner na. Oh, How can you feel bad when you did everything? You showed your heart. You showed your hard work. Yeah. Okay, you did your best. Okay. You did your best. Kung sa pageantry kasi, lalo na sa pageantry, kung hindi ka nanalo, it's not your time. Tama. It's somebody else's time. Pero yung iba, kapag hindi ka na nanalo, ibabash ka. Diba? Oo, yun. Yan lang. Well, okay lang. Wala. Diba? Sila na yun. Sa kanila na yun. Hindi na yun. Hindi ko na yung problema. Pero kapag beauty queen, yan yung mindset nyo. Diba? Kaya nakaka-proud kayo. Kasi talaga. Super strong. Ang daming girls na deserving. Lahat deserving, diba? Pero depende lang kung sino yung type ng judges. At saka isang crown lang yun. Oh my God, di ba? You can't say na you're less of a person. Mm-mm. You can't say you're less than the other girl just because she won. Okay, siya yung nanalo, siya yung queen na hinahanap ng org. Pero don't feel bad kasi ikaw din, you're a queen din, you're deserving din, ang galing mo din. So, okay lang, be gracious na lang na accept mo na not for me. I guess siya yung meant to be. Siya yung may kailangan. Ako, hindi ko to kailangan. Ang kailangan ko, something else. Mas dinidirect ako sa ibang path. And always remember, everything's happened for a reason. A reason. Totoo yan. Next question tayo. Ito. What is your message to all the young girls who are insecure about themselves? I think lahat naman ng girls at one point, or lahat ng tao, merong insecurities. Ang advice ko sa girls, don't compare yourself to other people. Insecurity naman comes from comparing yourself, diba? And feeling that you're lesser of a person when you compare yourself to another person. So don't stop comparing yourself kasi the next start. Iba-iba kayo ng laban. Iba-iba kayo ng kwento. Unique kayo. Iba kayo ng strengths. Iba kayo ng weaknesses. Kunwari, kung siya maganda, siguro hindi maganda yung ugali niya. Pero ikaw, ang bait mong tao. So, hindi fair. Irrational thinking na i-compare mo yung sarili mo sa kanya. And lalo na in this day and age of social media, yung mga pinopost ng mga influencers na pinafollow mo at mga beauty queen at mga artista, that's only a small part of their lives. Tapos ikaw ang lakas mo na dahil nakikita mo ang saya-saya niya, tapos i-compare mo yung sarili mo. Nabasa ko tong quote na to eh, parang, don't compare 1% of her life to 100% of yours. I love it. Nakikita mo
social media. 1% lang yun. So, hindi mo alam kung anong nangyayari sa kanya. Ikaw, masaya ka, buo pamilya mo, mga ganun. And then, oo nga, no. Kasi dyan nag-start yung insecurities natin, diba? Kapag kinong-compare talaga. I love it. Very well said. Tama. So, next question tayo. What is your daily motivational quotes? Quotable quotes. Favorite quote ko, bloom where you are planted. Madalas ko yung sabihin sa sarili ko nung law school eh. Kasi parang ang ibig sabihin nun, bloom where you are planted. You don't always have control of the situation. But you have control over what you do with that situation. So imagine mo yung seed na nalagay sa gravel or sa road. Ang pangit ng conditions, diba? Pero nag-bloom pa rin siya despite everything. So you have to make do with what cards you're dealt. Ah, tama. And make the most out of it. So yun yung iniisip ko nung law school. Kasi I love that. May time kasi na medyo pagod na ako mag-aral. Parang worth it ba to? Ayoko na. Pero, parang nag-give up ka na. Hindi naman nag-give up, pero parang tired lang. Tired na talaga. Aww. So, iniisip ko na lang lagi, andito ako, and this is a great opportunity. So, magbo-bloom na ako. Kahit whatever it takes, I'm gonna do my best here. Kahit kakalimutan ko na yung hirap, pero andito ako eh. And it's a blessing. So, bakit ako nagko-complain? Tama. I love that. Galing. Very inspirational yung quote mo. So, yun. Next question tayo. What is your advice to all the aspiring beauty queens? My first advice is from experience. Just go for it. Gawin mo lang. Kung takot ka, kung feeling mo hindi ka enough, gawin mo lang. You don't lose by trying. Just go for it. Pangalawa, mas practical advice is for the young girls out there, yung mga 15, 16, ganun, mag-aral ka muna. Pahinog ka muna. I know you're so excited. I know na feeling mo ready ka na. But there's a certain quality that you can see when a person is educated or experienced, or confident na, or medyo mature na. Iba yun eh. That's not something you can train. That's not something you can learn. It's something that you go through. So, pag nag-aral ka muna, pag nagtrabaho, or nag-life experience muna, gawa ka ng charity, ganun, marami kang masha-share. Parang mas interesting ka na tao, and mas confident ka na tao dahil sa lahat ng pinagdaanan mo. At pag nakita kang ganun, pag nakausap mo yung mga tao, pag nagsalita ka, pag naglakad ka, pag nagpakilala ka, pag nagkwento ka, makikita nila yun. Itong babaeng to may substance. Ito. Marunong siya, alam niya yung pinagsasabi niya, and maniniwala ako sa sinasabi niya kasi nafe-feel ko na alam niya at pinagdaanan niya. Tama. So yun, there's experience talaga. There's nothing that can compare to it. So, tama. Just get as much experience as you can. Huwag kang magmadali. Hanggang 27 tayo. Tama. When your time comes, go then for it. Ako, go for it. Unang pinasali ako una. Hindi naman pinasali, pero na-introduce ako sa Aces and Queens. 17 years old ako, pero sumali matagal ako. Matagal ka kasi, matagal ka niligawan ng Aces and Queens, di ba? Bago ka pumayag. Oo. Kasi nag-aaral ka pa. Exactly. So, kung sumali ako ng 18 ako, anong sa tingin nyo nangyari? Sa tingin nyo diba? Ba, I would have done as well? Hindi. Pero compromise yung studies mo. Mayroong mas may education, ganun. Mas matanda na ako, mas confident. Yun talaga. So, at mas madaming baong bala ka talagang pang di ba? Power. Exactly. Hindi pa nga ako prepared ng ganun eh. So, what more kung ikaw, naghintay ka pa? There's a right time for everything. And mararamdaman mo yan if it's your time. True. Love it. Gusto ko yun. Thank you for sharing, Attorney Patch. Love it. From experience talaga. So, from your experience talaga, di ba?
I'm sure madaming matututunan ng ating pageant angel. So, ngayon, let's go to our 5 questions from your fans. So, start muna tayo. Who's your best friend? My best friend. So, coming into it, may friends ako from Aces and Queens kasi friends na kami talaga, di ba? Like, nagte-training na talaga kami. So, ano to, sila Isa, si Cassie, si Aya. Matagal ko na silang kakilala kasi matagal na akong Aces and Queens, matagal na akong model, matagal na kami nagte-training. Pero, yung naging close ko na hindi ko akalain na magiging close ko ay si Hannah Arnold kasi ah, okay. Oh, ang bait niya. Number 17. Ang bait niya. Number 17 ako. Number 18 siya. Yung nag-meet tayo nung press con, right after, na-meet ko siya. Super down, no? Down to earth talaga. Sobra, tapos kaya ayoko nang pinagkukumpara kayo nung time na yun eh. Kasi hindi. Sabi ko, ang bait niya. Super bait ni Anna. Alam mo, madalas magkasama kami, tapos may nakikita kaming nag-aaway na dahil sa aming dalawa. Tapos parang kami, oh my God, Hannah, bakit sila nag-aaway? Oo. Tapos nakakatawa pa niyan kasi si Hannah yung unang-unang nag-apply, di ba? So, yung ay, oo. Tapos may picture pa siya ni ano, yung sa... With Miss... Sa Miss Universe org. Ano, Black Beauty, ano. Si Esther? Yes, oo. Tama ba? Yeah. So, yun. So, nag-trending siya. Oh, so, kami totoo. Kami sa Aces and Queens, parang, sino tong babaeng to na lumitaw? Sino to? Tapos parang kami, parang, oh my God, sino siya? Parang intimidated kami na parang, uy, ano ba yan? Pero alam, may idea ka na from Aces siya. Hindi siya from Aces. Independent siya. Ayaw nga pala, independent pala siya. Independent siya nung unang time. Nung nag-oo. So sabi ko, so parang, oh my God, sino to? Si Hannah Arnold na to? Ganun yung tingin ko sa kanya. So pagdating ng binibini screening, kita ko siya, hala, ito yung babae, ito yung unang-unang nag-apply. Ang cute. Ang bait niya! Sabi niya, super ang hindi. Nice to meet you. Seryoso. Mas naging sobrang close pa kami. So parang medyo nag-guilty ako na medyo ina-ano ko siya nung pleasure yung number one. Sinikwento ko naman sa kanya na, Hannah, we were stalking you because you were the first one who applied. So sabi niya, oh no, I'm sorry. Nag-trending talaga yun, no? Ikaw kasi nag-apply ka, that was last na ba? Last day na. Yun, nag-trending ka din naman kasi new face ka. At saka yung suot mo nun talaga, yung orange na yun, super ganda. So, sino naman yung best friend mo sa Miss International? Syempre si Miss Singapore. Kasi Miss Singapore. Kaya naloka din ako na binabash din kami yung dalawa. Bakit? Binabash? Alam mo yun? Yung umiinom siya ng tubig. Ay, hindi. Pash, ang pagkakaalam ko, nag-trending kayong dalawa. Inapakan mo yung gown? Hindi yung totoo. Diba? Yung gown nagula kasi, ako. Ang haba kasi ng train niya, eh yung ex, mga dalawang ex yung ano, ex yung kung saan kami tatayo. Yung gown niya, dalawang ex yung na ganun. So sabi ko, Charlie, can I move your gown? Binulong siya, Charlie, can I move your gown? Nag-o-o siya. Yeah, go ahead. Sorry. Doon pa lang backstage, pa lang kami sabi niya, sorry, my train's so long. Can you just move it? So sabi ko, Charlie, can I move your gown? Yeah, move it. Tapos, sabi niya, parang slinayin ko lang. Tapos, sabi niya sa akin, thank you. Sabi ko, oh, sorry. Siyempre, hindi naman kita yun sa camera. Mm-hmm. Pero hindi ko rin naisip na mamasamain ng mga tao. Oo nga, nag-ano talaga siya. Nag-usap kami. Pero, okay lang. Yun yung mga sinabi mo kanina na pag di totoo, huwag pansinin. I love it. Totoo. At saka, remember, Patch, nag-post talaga kayong dalawa sa IG story. Kasi I followed yung dalawa eh. Talagang kinarify nyo na hindi totoo. Ang bait ni Singapore. Ang bait ni Charlie. Kasi, roomies mo ba siya? Sorry? Magka-roommate ba kayo? Roomie. Yun naman pala. Ang talaga best friend ko. Perfect. Parang, sabi, nakita niya na nababash ako.
Tapos sabi niya, oh my God, they're so mean. I'm gonna explain this. She kasi natatag siya. Mm-hmm. Kaya nag-story. Hindi ko siya pinakiusapan na, Charlie, can you please clarify? No. Siya nagkusa. Siya lang talagusa. Okay. Hindi siya pumayag na gaganon. Gaganon din ako. Kasi alam niya yung totoo. So, sobrang bait talaga. Pero hindi ko alam yung umiinom. Ano yun? Sana yun? Ito siya. Pero nakita ko yung video. Kasi activities yun, di ba? Isa sa activities sa MS International. Parang, bago ka kasi pumasok ng tempo, parang... I-clarify mo na lang, say go. Oh, sige. Sa kanila, for, pageant angels. Para sa mga nag-bash pageant angels, kung nakita niyo itong video na to, when you enter the Japanese temple, you clean, I don't know the order, right hand ata muna, you clean your right hand, your left hand, and then you rinse your mouth. Tapos, yun na, tapos parang gaganon ka ata. Tapos, yung video namin, nauna si Charlie. Nauna siya sa ritual, left hand, right hand. So, ang nakuha sa video, nandun na siya, nag-rinse na siya ng mouth. Ako, okay. Nag-rinse ng kamay pa lang. So, parang nakita ng mga tao. Ay, okay. Sabi ng mga tao, bakit iniinom ni Miss Singapore? Yung ay... So, ang grabe na bash talaga siya doon ng mga Pilipino, pero wala naman siyang maling ginawa. Tama naman yung ginagawa niya. Filipino or ibang lahi? Filipinos yung Filipino. Ay! Nag-viral siya. Yun kasi lang. Hindi na alam na you clean your hands and then your mouth. So, I had to post a statement na yung video ko naman, na ako naman yung umiinom. Yun yung katuloy ng video na yun na hindi kasha sa 15 seconds. Sabi ko, guys, you clean your hand and then your mouth. Tingnan mo, ako rin na. Pero parang ang napahiya doon yung mga Pilipino eh. Kasi hindi nila alam yung ritual. Tapos, nakakahiya tayo for Singapore. Kasi, nakit ba siya? Attorney Patch? Hindi naman. Hindi. Masayahin naman siya. Tapos parang, ano naman siya. Pero alam mo, syempre, oh. Pero parang bad impression na rin yung sa mga Pinoy. Hindi ko talaga alam yun. Ang alam ko lang talaga yung pag-apak-apak. Ginagawa ng issue. Pero yun hindi ko alam na about doon. Nakakasad lang. Sa Facebook. Yun lang. Nakakasad. Pati nga si Stephen, who is our, parang, I don't know his position, marketing ata siya, or basta parang siya yung lagi namin kasama. Filipino siya eh, pero he works for Miss International. Yung trans, nag-translator sa'yo? Yun ba yun? Hindi. Iba yun? Yung Missology siya before. Tapos ngayon, marketing siya ng Miss Paris group ng Miss International. Diba in-interview ka ni Kylie sa backstage? Yung nag-translate, yun ba yun? Siya ba yun? Hindi. Yung parang kalbo. Iba. Pero hindi siya yung nag-translate. Hindi siya yung nag-translate nung Q&A ko. Pero okay. Yun si Stephen, he even had to apologize to Charlie. Ganun kalala. Okay. Yun, Charlie, I love you. Oo, if you're watching. Super sweet kaya niya. No? Mm-mm. So yun, next question naman tayo. At least na-clarify mo, Attorney Patch, no? Kasi pero mahirap. Tama ka. Yung mga ganong bagay, parang... Tina, oo. Aksaya lang din. Kung alam mo naman kung ano yung totoo. At saka hindi talaga maiwasan kung lalo na hinahanapan ka ng butas. Well, yung video, maintindihan ko yun eh. Yung sinipa yung gown, maintindihan ko naman yun kasi hindi nga nila nakita. Mukha nga akong attitude. So, okay lang. I mean, hindi naman masyadong, ewan ko, kung maghahanap sila ng something bad to say, meron talaga sila at meron mahahanap. Yan. So, yeah, at least na-clarify natin. So, next question is, what is your opinion about allowing transgender women joining Miss Universe pageant? Oh, napunta tayo sa Miss Universe. I'm so kilig. Q&A din to. Siyempre, agree ako. It sends a powerful statement na women are women and it's a huge parang declaration of trans rights in a platform na para sa kanila din. So, sobrang ganda, sobrang powerful ng ginawa ng Miss Universe. Well, I would agree na it depends on the franchise. Siyempre, hindi naman natin mapipilit yung organizers and yung franchise owner na ibahin yung requirements nila. Requirements. But in a competition which allows trans women, why not? Diba? Why not, diba? Sobrang,
powerful no nung si Angela Ponce, Miss Spain. Yes, Miss Spain. Oo, grabe, totoo. Grabe. Angela Ponce, tama. Angela. Oo, ang ganda kaya niya, no? Ba't siya ni Catriona Gray? Mm. Right? Mm-mm. So, yun. Next question naman tayo. What do you think has been more difficult to you, studying law or joining beauty pageant para sa'yo? Alam mo, pareho siyang sobrang hirap. Mm-hmm. Pero magkaiba yung hirap nila. For me, though, yung law, grabe yung hirap niya sa volume ng gagawin. Yung halos hindi ka na matulog, halos hindi ka na kumain, habang naliligo ako, nag-aaral pa rin ako. Parang ganun yung level niya. Pero yung pageantry naman, ang hirap niya, yung kailangan mong mag-navigate sa mga sa bagong environment, tapos kailangan mong matutunan at such a short period of time. So doon ako nahirapan, actually, kasi yung law, ang tagal ng adjustment, 4 years. I had 4 years to learn how to study and how to do well. Pero yung pageantry, salang kagad, boom! Tapos kailangan mong matutunan, kailangan sobrang galing mo na. Kasi every day you're under the scrutiny of the public. You're like in a public trial na pag lumabas ka, tapos mali yung suot mo, wala. Ano ka na? Judged ka na. Parang ang tama. Hirap. Tapos ang daming nanunood, isang pagkakamali mo, wala na. Mm-mm. Tapos ang ending pa niya, yung Araneta. Millions of people watching. Watching live. Pressured. So, yun. Pareho silang mahirap. Pero ang nahirapan ako talaga mag-adjust or like, kasi ang bilis, kailangan ang bilis mo mag-adapt. Tapos ang daming skills involved, hindi lang pag-aaral, pero ano, Q&A, walking, makeup, hair, stage presence. The next question naman is, what will you do if fear and failure weren't an option? I would join Miss Universe. Oh my God! Oh my God! I love it. Diba? Why not, diba? Failure is not an option. O di Miss Universe ka na. At saka yun naman talaga yung target. Mm-hmm. If fear and failure weren't an option, ah. Next question. Last question para mga sa fans to, ah. So, how's your experience competing Miss International 2019 in Japan? And who decided your hairstyle during the finals? Oo nga, no, kasi alam naman natin, meron talagang bumatikos about your hairstyle. What is the story behind your hairstyle? Hairstyle. Okay. Before leaving for Japan, nag-look test kami. So, trinay namin lahat ng hair. Trinay namin hair down, one side, curled, front, back, bun, maliit na bun, medium bun, malaking bun, ditong bun. Okay. Lahat. Grabe yung process, namin. Okay. Lahat. Tapos yung ganung hair, tapos yung ganun lang. Trinay namin yun. Pati tapos, itong hair na nasa picture. Oh, ay, medyo iba. Medyo, oo. Tapos, pinalakad ako, may video. Mm-mm. Tapos, pag tinignan mo side by side, talagang mas pinaka-powerful yung bun. Oo. Pag nakita mo, I don't know if you'll ever understand this for the people watching na hindi isang ayon. Pero, talagang nag-stand out yung bun. And mahirap siyang process for us. Kasi up until the last week, last few days, pinag-usapan namin, ano, bun ba? Or, dala ko lahat ng bun. Meron akong bun na maliit. Meron akong bun na malaki. Talagang, nag-look test ulit ako. Ako mag-isa sa hotel room ko. Ginawa ko yung hair. Tapos sa hallway, nagpa-video ako kay Charlie, kay Miss Singapore. Tapos sinend ko sa mentors, trainers ko. Yun, talagang... Ikaw lang ba yung gumawa? Powerful eh. Ano siya? Pageant Secrets. Ano siya? Gawa na. Gawa na yung bun. Ay, parang Pia. Oo. Ah, Pia ba? Ganun. Oo, ganun din. Lagay mo tapos ipipin mo. So, yun. It was a group decision. Maraming... May...
mahirap eh. May iba, papalit-palit kami. Pero ako, at the end of the day, nag-agree din naman ako na, sige, bun, mukhang maganda tong bun. So, don't blame other people. The people behind your, ano, oo naman. Oo, kasi naghirap din group, sila. Oo, group decision. And wag nyo naman sila i-accuse na ayaw nila akong manalo yung mga ganun. Oh, may mga ganun right after. At least dito, na-clarify talaga, di ba? Kasi madaming nag-warla, madaming nag-ayaw, alam mo na, right after. Oh, entitled naman sila sa opinion nila. Pero for me, ako, hindi naman ako malungkot sa bun. Okay naman siya. Kasi bago kasi yung process na yung pinag-aralan kasi yun, hindi basta-basta, tama, no? Oh, nag-look test ka pa, di ba? Ang hirap ng gano'n. Dineside eh. Hindi lang isang tao yung nag-decide nun, actually. Madami. Mm-hmm. So, ano yung pinaka-favorite activities nyo? Di ba nag-ano kayo ng culture ng Japan? Ano yung pinaka-unforgettable para sa'yo? Yung lumabas kayo nung sa Japan? Ako? Ay, hindi ko makalimutan yung ano? Pagkain! Ah, yung... Ang nila, sarap. Okay. Parang meron kaming isang pinuntahan sa Sushi Zenmai sa Tsukiji Fish Market. Naglabas sila ng tuna. Yung ba yung ano, nagpa-picture ka na may barbecue? May barbecue yun ba yun? Hindi, yung may isda. Ah, okay. isda. Okay. Tapos marami kami. Uh-oh. Tapos yung chef, nag-sashimi siya ng tuna in front of us. Sinashimi niya, tapos binigay niya sa amin. Sobrang kakahuli lang that morning, tapos sashimi niya namin. Sobrang super fresh. Sarap. Yung nabibili natin dito, yung mga sashimi sa buffet, walang sinabi. Sobrang kakaiba. Sarap. Kakaiba doon. Hindi ko makakalimutan yun. And then, meron din kaming parang wagyu and Kobe beef, mga, parang ganon. Sobrang lambot, sobrang sarap. Tapos yung kanin nila, pati yung kanin nila. Masarap. Ibang-iba. Kakaiba. Yung makakalimutan yun. So, first time mo din yun matry? Nung, ano nila? Grabe. Galing. You know, sobrang ganda ng Miss International pageant. Talaga. Ang so, Japanese am... kasi super ano sila, di ba? Ano sila sa culture nila, di ba? Oo. Paiba. Have you, ano, nakapag-interact ka ba kay Miss Japan? Oo, syempre. Pero medyo may language barrier. Ay, oo, yun lang. Nag-Nihongo lessons ako nung bago ako umalis. Medyo, kawai. Kaya ko makaraos ng onte. Kaya ko mag-conversation ng onte. Pero, yun, hindi lahat sila marunong mag- marunong. Mag-ano. Kaya may translator din kami. Nung, like, first day or second day mo doon, parang na-feel mo ba na, who's do you think your biggest competitor? Yung parang nasa, ay, parang big, ano to? Ito yung makakalaban. Parang ganun. Sino sa tingin mo? Yung... Well, from the beginning, merong feud with, of course, Philippines and Indonesia. Ay, oo. Alam ko. Yeah, marami ito. Bago pa lang ako pumunta, parang people have been pitting me against Jolene. Indonesia. Yeah, so that's why I was a little nervous to meet her kasi parang nahihiya ako. Eh, pero mabait. Yeah, mabait. Pero like, mabait siya. Sabi ko, what if she hates Miss me? Indonesia. What if she's mad at me? Baka she's mad at me because Filipinos are bashing her. Mm-hmm. But when I met her, she was so nice. She was so nice. Parang she was the one apologizing pa. Talaga? Oh my God. Sorry, very humble. So ako rin, sorry din. So yun, she's so nice. And so in the beginning, I was intimidated and scared to meet her. Pero hindi naman. Kasi until sobrang bait niya until now. Kahit after the competition, ang bait pa rin niya sa akin. How about Latin? Like Colombia, Venezuela? You know, ang gaganda! Ang gaganda nila! I was Soprano. Also parang... Ang pagkakalam ko, nagka-banding ka na yun ni Colombia. Di ba may picture Colombia, kayo eh? Yeah. Yun na inaantay ko actually, eh. Surprisingly, everyone's so nice.
walang attitude sa Miss International. Ewan ko kung masyadong maikli yung time namin na hindi naglumabas yung ugali. Pero ang bait nila. Kala mo, like, the powerhouses, like, Colombia or even Mexico. Si Andre. Okay, Andrea. Even Venezuela. Parang you would think na, oh my God, they might be kind of snobby because they're high up there. Tapos ang gaganda nila, tapos dami nilang fans, tapos powerhouse country sila. Pero sobrang bait nila lahat. Si Colombia kasi law student din. Si Canada. Canada din. My God. Close din kami ni Canada kasi teammates kami. Tapos si Venezuela, sobrang bait. Yun, naging close ko rin si Melissa Jimenez. Sobrang bait niya si Mel. Totoo ba yung sinasabi kapag Latina, may mga group talaga sila? Yung parang ganon? Kasi di ba, kasi Spanish sila, Latin sila, parang group lang talaga sila. Totoo ba yun? Well, kasi in Miss International, meron kami groups. Group A, Group B, C, D, E. Tapos E, F, ganon. Tapos magkakasama lahat ng English speaker, magkakasama lahat ng Spanish speaking. So talaga yung group na yon, hindi dahil nagki-clickish sila, hindi dahil mean girl sila, no. Talagang may grouping kami na yung tour group namin, sila yung magkakasama. And it's easier for them kasi they speak the same language. So hindi ko sila masyadong nakasama as much as the other Asian countries na English speaking simply because hindi kami same ng schedule. Pero pag magkakasama kami, sobrang bait nila and they really try to speak in English kahit hindi nila first language para lang makausap ka. Tama. So, mababait talaga silang lahat. Yes, sobrang bait nila. So, are you satisfied with your speech? Kung hindi nila bet yung speech ko, it's okay. Basta ako, that's what I gawa wanted mo yung to best. Say. I'm proud of it. And nasabi ko, okay na ako doon. Wala akong magagawa kung hindi yun yung Miss International for them. Okay lang. Sa kanila doon, they're entitled to that. They're entitled to choose another queen. And sobrang ganda, sobrang galing din nung queen na pinili nila, si Ben. Si Ben sa Thailand. Nagkasama ba kayo? Nag-interact ba kayo for once? Yeah. Close kami. Lagi kami magkasama kasi yun nga yung Asian teams. Asians. Vietnam. Indonesia. Magka-group sila ni Malaysia and Indonesia. Ganon. Sila. And lagi namin silang kasama ni Singapore. Sila Canada, kasama rin namin. Kaya pala, I see. So yung, you know what, kasi napansin ko lang during the show, pag tinatawag yung Philippines, may sumisigaw. Napapansin mo? Ang lakas! Yeah. Di ba? Yeah. So, super, ang daming ang daming supporters talaga doon na sumisigaw talaga. Ilang oras ba yung show? 2 hours? Four? Oh my God, 4? Alam mo, okay na yun. Dati daw, mga 6 eh. 6. Mabuti mo, walang nahimatay. Wala naman. Actually, for me, mabilis eh. I think nung time nila, Kylie at Tisa, parang kinukwento nila, ang dami daw nilang time. Like, ganun-ganun lang daw sila. Kasi mas mahaba yung pageant. Pero kami naman, medyo... Medyo ano siya, mabilis. Walang, oo. I see. Okay. At least madaming na-clarify, no? So, yun. Let's go to our final 5 questions. So, ready ka na ba? Yan. Pinaka-last na ano na to. So, yun. What's the biggest change you'd like to see for young women in the next generation? Sobrang ganda nung sagot ni Miss South Africa. Sobrang ganda. Hindi ko yun naisip, pero naisip ko nga, hala, kung ako kalaban nito, talagang wala. Nanood ka ba pa siyang Miss Universe Philippines live? Sa TV. Miss Universe. Ah! Miss Universe 2019, nanood ka? Yung kay Nagizini? Oo, sa TV. Sa TV, syempre. Ang galing. Ang galing ni South Africa doon. Zuzubini. To take a seat in the table. To take up space. Oo, tama. Tama. Tama yun. That's the first time I heard
feminism framed that way, said like that, na it's time for women to take up space. Kasi for so long, we've been deferring to males. We've been the second class citizen. Mm-hmm. And it's time now we rise up to be equal, to claim our place as equal members of the society. Ang galing. Galing, no? So yun. Next naman is, what is more important to you? Privacy or security? From, I think, Miss Thailand Fasai. So it's, I'm so familiar. Natuwa nga ako nung Miss Universe. Kasi ang gaganda ng ano, di ba? Gaganda na sagot nila. At yung mga questions nila, parang legal lahat. Parang inaral namin sa law school lahat yung mga questions. Naga? Yeah, so security and privacy, di ba? Ano yan eh? Meron tayo sa law na tinatawag na balancing of interests. Okay. So you have to balance private right and public interest. Your private right to security and public interest of protecting and enforcing security. So, ang sagot ko dyan, there has to be a balance. And since the right to privacy is a fundamental right, the government has to impose the least restrictive measure to curtail that right. Alright. And there has to be a balance na hindi overbroad na sobrang lala ng measure nila na hindi na makatanduman yun. So, tatuwa ako kasi sa bar exam, tinanong yan. Ang galing! And meron pang iba dun eh, na parang legal, political concept. Uh-oh. So, familiar ako, natuwa ako dun. What is confidently beautiful for you? Oh, I'm so kilig. Sige. Confidently beautiful. Being confidently beautiful is knowing that beauty is not just skin deep. It's not just about your appearance. It's recognizing that your intelligence, your personality, your wit, your confidence, your skills, your talents, and your heart also define your beauty. And to be proud of that and to show that to the world and to share what God has given you, to share these blessings, is to be confidently beautiful. Thank you. Oh my God! Miss Universe 2021. I love it. I love your answer. Last question na lang talaga. Ready ka na ba? Ano na? Final three question na matulog. Hindi. Final question na talaga. Okay. If you would choose universe or world, universe or world and why? Ano? Law firm. Char. Joke lang. Universe or world? Ako, universe. Oh my God. Why? I don't know. I think I identify more with that pageant. I'm super happy. Thank you so much. Kasi pumayag ka. Diba? Thank you for having me. Opportunity. Wait lang. At anong la pala? Meron ka na bang napupusuan, napapasahan ng corona? Pero wag mo sasabihin. I mean, meron ka na bang bet? Which is, kasi alam man naman natin, international is the higher title sa Binibining Pilipinas. Meron ka na ba nakita? Doon sa 40, di ba? 40 candidates. Meron ka na bang... Actually, more than one. Siyempre, oh my God! More than one? Okay. Siyempre, as the reigning queen, hindi ako pwede magsalita kung... Oo, hindi naman. Huwag mo naman. Partial tayo. Pero marami sa kanilang pwede. Marami sa kanilang At saka pwede. Madaming may potential, no? Oo. Palaban. So both national and supra. And yung iba, hindi mo ma-gets kasi minsan fumi-fierce, minsan dumadal. So, hindi mo alam ano ba dumadal to? Talaga. Bato or international? Babaihan. Barbie-Barbie. Yan naman talaga, no? Barbie-Barbie dahil. Kathleen Hardinel, it's Patch Magtanong, your Binibining Pilipinas International 2019. Thank you so much for your support. Sayang, I can't see you, but I hope to meet you soon. Stay safe. Super idol ka niya kasi I think nag-study din siya ng poolside ngayon. Tapos, team patch din siya. Oo.
So guys, if you want to follow me, I'm on Instagram at Patchmag. Mm-hmm. And on Facebook, you can search my page for updates. Thank you so much, by the way, to everyone who has supported me throughout this pageant journey. And even to those who supported me before my pageant journey, kahit di pa ako nagjo-join. Law school pa lang ako, estudyante pa lang ako. Thank you for supporting me. And nung Binibining Pilipinas and Miss International, walang sawang, nag-comment, nag-like. Sumuporta sa akin. I appreciate it so much. Grabe talaga. I owe you guys so much. Dahil minahal niyo ako, sinuporta niyo ako, and sana I made you proud. And in the future, sana I can make you even more proud of me. Ay, gusto ko yung line na yun. Thank you so much. Thank you. Diba? Hope ma-meet ulit kita. Binibini, pag binibini ulit. Ang bala ko kasi coronation pumunta. Diba? Sabihin mo lang ako. Thank you, Patch. Bye-bye. Bye-bye.